Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Daman in the Suitcase. Ito ay isang episode lamang ng series na Creep Show na napalabas noong 2019. At ito nga ay patungkol sa isang lalaki na napalitan ng laman ang kanyang suitcase ng isang lalaki. At kung makaramdam man ng sakit ang lalaking yon ay maglalabas siya ng isang gold coin. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula nga ang palabas nang makita natin ang isang lalaki na naghihintay ng kanyang luggage sa isang airport. Nang makatanggap siya ng tawag mula sa kaibigan niya at tinatanong nga siya nito kung okay lang ba siya. Nasabi naman niya na nakipag-break na sa kanya ang girlfriend niya at galit ang tatay niya sa kanya ngayon dahil nga sa nag-drop out na siya sa school. At nang tingnan na niya ang luggage carousel ay wala ng mga suitcase ang naroon. At mag-isa na nga lang din siya dito ngayon. Sumilip nga din siya sa bintana at kumatok dito para manghingi ng tulong. Hanggang sa biglang lumabas ang suitcase niya. At nang makita nga ito ni Justin ay agad niyang kinuha ito at nagmadali ng umalis. Pero nang makalabas na siya ay gumana na muli ang carousel at nakita natin doon ang mga laman ng suitcase ni Justin. Habang nagmamaneho na nga siya pauwi ay di niya napansin na gumagalaw ang suitcase na nakuha niya. At matapos nun ay nakatanggap siya sa ex niya na si Carla at sinabi nitong kukunin niya ang mga gamit niya bukas. Pero napaso nga siya ng sigarilyo niya at dahil doon ay nalaglag niya ang phone. Nang tatangkain na nga niyang kunin ito ay aksidente niyang napandot ang tawag. At galit naman na sinagot ito ni Carla. Inakala nga nito na lasing si Justin kaya siya tinawagan nito. At matapos nga nun ay pinatay na ni Carla ang tawag. Nang makauwi na nga siya ay tinabi lang niya saglit ang suitcase at agad na nagpunta sa ref para kumuha ng pagkain. At matapos nga nun ay pumunta siya sa kwarto niya para kunin ang isang flash drive at nanigarilyo nga muli siya. Bumaba na ulit siya at nagsimulang mag-aral at magpausok habang nanonood ng mga adult shows sa kanyang TV. Hanggang sa mapansin niya na bigla na lang gumalaw ang suitcase niya. Natakot siya ng konti at nakarinig nga din siya ng isang boses na nagsasalita. Natawa na lang siya at naisip na pinagtripan lang siya ng kaibigan niya. At nang silipin nga niya sa taas ay biglang nagsalita ang nasa suitcase at sinabi nito na wala doon ang kaibigan niya. Agad niyang nilapitan ang suitcase at nang bubuksan na nga niya ito ay natigilan siya dahil sa nakarinig siya na parang nasasaktan ang nasa loob nun. Kinaga nga niya ang suitcase at binuksan ito. Laking gulat niya nang makita niya ang isang lalaki na nandun. Sinabi ng lalaki na iharap niya ang mukha niya para magawa niyang makapagsalita ng maayos. Natakot naman si Justin kaya kumuha siya ng baseball bat panghampas. Doon nga ay dahan-dahan niyang hinarap ang ulo ng lalaki at umaaray ito habang ginagawa niya yun. Napatras muli siya dahil nga sa nakikita niya. Sinabi ng lalaki na di niya magagawang makapanakit kaya dapat lang ibaba niya ang hawak niya. Binaba naman na ni Justin ito at doon ay nasabi na ng lalaki kung bakit siya naroon. Sinabi niya na may na-offend siya at dahil doon ay try-up siya sa suitcase na ito. Nasabi naman ni Justin na dadalhin niya ito sa hospital para magawa nilang malabas siya doon. Pero nasabi nito na hindi siya matutulungan ng hospital at tanging si Justin lang ang makakapagpalabas sa kanya doon. Pero naisip naman ni Justin na kailangan niya talagang madala ito sa hospital kaya isasarado na sana niya ang suitcase. Pero sinigawan siya ng lalaki at sinabing mahuhuli siya ng mga taong gumawa sa kanya ng ganto pag dinala siya sa hospital. Dagdag pa nga niya ay kailangan lang ni Justin na maialis siya doon at magiging normal na muli ang lahat. Ayaw naman makinig ni Justin hanggang sa maubusan na nga ng pasensya ang lalaki. Nasabihan niya si Justin na huwag nang magsalita at tulungan na lang siyang matanggal ang sarili niya sa suitcase na ito. Sumunod naman na si Justin at hinawakan nga nito ang paa ng lalaki at sinubukang hilain ito. Nagsisisigaw naman sa sakit ang lalaki hanggang sa may kung anong bagay ang lumabas sa bibig niya. Nakita ito ni Justin at isa nga itong gold coin. Doon na nasabi ng lalaki na sa oras na makaramdam siya ng sakit ay may lalabas sa bibig niya na gold coins. Hindi naman makapaniwala si Justin sa nangyayari. At sa ngayon nga ay natatakot na ang lalaki sa kung ano na ang tumatakbo sa isip ni Justin nang malaman niya na kaya niyang mag-produce ng gold coins. Nasabi na lang niya na maaari niyang subukan ulit na tanggalin siya doon mamaya. At ang lahat ng lumabas na gold coins ay mapapasakan niya kapalit ng pagtulong niya sa kanya. At matapos nga nun ay nakatulog na ang lalaki kaya nasara na ni Justin ang suitcase at dinala ito sa kwarto niya. At nang makatulog na nga siya ay nanaginip siya na siya ang nasa loob ng suitcase. At bigla na lang itong nagsara dahilan para matrap siya sa loob. Nagsisisigaw siya sa takot at humihingi nga din siya ng tulong. Nang makita natin ang tatlong lalaki na nakasuit ang pumasok sa kwarto niya at pinagbabaril nga nila ang suitcase. At sa sumunod na eksena nga ay nagising na lang siya at panaginip nga lang ang lahat.
Natuwa siya nang makita niya na naroon pa rin ang suitcase sa lugar kung saan niya ito nilapag kagabi. Matapos na nun ay nakita natin na kinuha niya ang gold coin at nagpunta nga siya sa isang pawn shop. Sinabi naman ng naroon na totoong ang gold coin ito at ito nga ay isang 100 kurush coin na mula sa panahon ni Abdul Amin II na namatay noong nagkaroon ng World War I. Nasabi nga ni Justin kung magkano ang halaga nito. Nasabi naman ng lalaki na dahil nga sa isa itong gold at dahil dun ay na-offer niya ang $275 kapalit ng isang gold coin na ito. Matapos nun ay kinuha na niya ang papel at nakita natin na nakipagkita siya sa kaibigan niya na si Alex. Pinakita nga niya ang papel na binigay ng nasa pawn shop at nasabi naman ni Justin na dapat tinaasan niya ang presyo sa halagang $325. Hindi naman naintindihan ni Justin ang sinabi ng kaibigan. At doon nga ay nasabi nito na dapat nakipag-negotiate siya ng maayos sa pawn shop para di siya magawang malamangan ng tao doon. Doon nga din ay nasabi ni Alex kay Justin na hinahayaan niya na ma-take advantage siya ng mga nakapalibot sa kanya. Tulad ng ex niya na si Carla. Natanong nga niya ito kung okay lang ba siya. At natawa na lang nang di ito sumagot dahil ang totoo nga ay di ito okay sa ngayon. Natanong pa nga ni Alex kung meron pa ba siyang ibang gold coins. Nasabi naman ni Justin na meron pa siguro. At sa sumunod nga na eksena ay nakwento ni Justin sa kaibigan ang patungkol sa lalaking nasa suitcase at di naman siya pinaniwalaan ni Alex. At nang papasok na nga sila sa bahay niya ay nagulat sila nang papalabas na doon si Carla. At nasabihan nga din niya si Justin na di niya inakalang isa siyang murderer. Hindi naman maintindihan ng dalawa ang sinabi ni Carla at naisipan na nga lang nilang pasukin ang bahay. Doon nga ay nakita nila ang suitcase at nakalabas ang kamay ng lalaki kaya inakala ni Carla na patay na ang tao na naroon. Binuksan naman ito ni Alex at doon nga ay nakita nila na nakapilipit ang katawan nito sa loob ng suitcase. Nang bigla na lang, nagising ang lalaki. Natakot naman ang dalawa nang makita nilang gumalaw ang lalaki. Nagalit naman si Carla at nasabihan nga niya si Justin kung bakit niya ginawa yon sa lalaking yan. Kaya nasabi ni Justin na nang makita niya ang lalaking yan ay ganyan na talaga ang kalagayan niya. Nasabi naman ni Carla na bakit di niya ito tinulungan at nasabi na lang ni Justin na komplikado ang bagay na yon. Doon nga ay nakita natin na sinubukan ni Carla na tulungan ang lalaki at tumulong naman si Justin sa kanya. Hanggang sa makaramdam ng matinding sakit ang lalaki dahilan para may lumabas ulit sa bibig niya na gold coins. Nakita ito ni Alex at doon nga ay sinubukan muli ng dalawa na hilain ang lalaki hanggang sa maglabas muli siya ng mga gold coins. Nagtataka naman si Carla kung ano ang nangyayari hanggang sa sinabi ng lalaki na kailangan muna niya magpahinga saglit. Doon nga ay nakita natin na sinabihan ni Alex si Justin na kailangan nilang mag-usap. Doon nga ay nag-usap-usap silang tatlo at excited namang nasabi ni Alex na yayaman sila dahil sa lalaking yun. Hindi naman sang-ayon ang dalawa sa ideya ni Alex hanggang sa tinawag ng lalaki si Alex. Pinuntahan nga niya ito at nakita natin na nag-usap ang dalawa at nasabi ni Justin na pwede silang makaipon ng pera pero baka may kakaibang mangyari pag hinayaan nilang tumagal ito sa sitwasyon niyang yun. Pero bigla na lang may di inaasahang mangyari nang makita natin na sinore ni Alex ang suitcase at hinayla ito papunta sa hagdan. Nakita naman siya ng dalawa at tinanong nga siya kung saan niya dadalhin ito. Nakita na lang natin na sinipa niya ang suitcase pababa ng hagdan at nang bumagsak na nga ito sa baba ay napakarami ng gold coins ang nailabas ng lalaki dahil sa sakit na naramdaman niya. Napatingin na lang ang tatlo sa nagkalat na ginto at nasabi nga ni Alex na di nila dapat hayaan na makalabas doon ang lalaking yun. Nasabi naman ni Justin na 48 hours lang nila tuturturan ang lalaki at matapos nun ay tutulungan na nila itong malabas sa suitcase. At doon nga ay nagkasundo sila sa bagay na yon. At sa mga sumunod na eksena nga ay kung ano-anong pananakit ang ginawa nila sa lalaki para magawa nilang makaipon ng maraming ginto sa loob ng 48 hours. At nakita nga din na binili nila ang mga bagay na gusto nila at nagpakasaysa nga sila sa perang hindi nila pinaghirapan. At nakita nga natin si Carla na nilagyan niya ng mga gold coins ang katawan niya at si Alex naman ay kinukuha ang mga ito gamit ang bibig niya. Nang bigla nilang marinig na papasok na si Justin kaya nagmadali si Alex na lumabas ng kwarto. At doon nga ay nakita na natin si Justin na nakita si Carla sa kwarto niya na walang damit pang itaas. Kinagabihan ng araw na yun ay nakita natin na kinabitan nila ng isang device ang lalaki na kung saan patuloy siyang kinukuryente para magawa nitong patuloy na maglabas ng gold coins ng walang tigil. Habang nagsisisigaw nga ang lalaki sa sakit na nararamdaman niya ay naisip ni Justin na patayin ang machine at natanong naman siya ni Alex ba't niya ito ginawa. Nasabi ni Justin na baka din ito kayanin ang mataas na voltage at baka mamatay ito. Nakita naman natin si Carla na sinasala ang mga gold coins na may mga dugo. Sinabi nga niya na kanina pa ito naka-high voltage at mukha namang kaya ng lalaki ang voltage na yon.
Doon nga ay naisip na ni Justin na kailangan na nilang ihinto ito. Pero di naman siya sinang-ayunan nila Alex at Carla. Nasabi nga din ng lalaki na ipagpatuloy lang nila ang ginagawa nila dahil nararapat lang daw ito sa kanya. At dahil doon ay agad na binuksan ni Alex ang device para walang masayang na oras. Agad namang pinigilan ni Justin ang kaibigan niya at nasabi ni Alex na magagawa nilang makabili ng mga bahay at marami pang iba pag pinagpatuloy nila ito. Napangiti naman si Carla nang marinig ito at naalala nga ni Justin ang usapan nila na 48 hours. Pero sa mga pagkakataon na ito ay nais ni Alex na maging mayaman at sinabihan nga niya si Justin na gumising na at maging praktikal. Pero hindi parent siya sumang-ayon at nasabihan nga niya ang dalawa na hindi niya inaasahan na magiging mga murderer sila dahil lang sa pera. At doon nga ay di na nakapagsalita ang dalawa. Nakita natin na kinuha ni Justin ang phone niya para tawagan ang mga pulis pero ninakaw ito ni Carla at hinampas ng martilyo. Galit namang nasabi ni Justin kung anong ginagawa niya at dahil nga doon ay nagawa ni Carla na maampas din ang ulo niya ng martilyo. Nagsimula na ngang tumagas ang dugo niya habang sinusubukan niyang makalabas ng bahay niya. Pero nahulog siya sa hagdan at nawala ng malay. Nakita naman ang dalawa ang nangyari kay Justin at di nga sila makapagsalita sa nakita nila. Pero naisip ni Carla na bumalik sa loob at natanong nga niya si Alex kung anong dapat nilang gawin ngayon. Nasabi nito na kailangan nilang makatakas dahil nga sa may pera na sila ay magagawa na nilang makapunta sa Paris o di kaya ay sa Constantinople. At matapos nga nun ay natanong naman ni Carla kung anong dapat nilang gawin sa lalaking ito. Doon nga ay naisip ni Alex na kuryentehin muli ito sa huling pagkakataon bago sila umalis. At nang gagawin na nga nila ito ay sinabihan sila ng lalaki na wag nilang gagawin yun habang tumatawa siya na sinasabihan silang mga gaamen. Pero binuksan pere ng dalawa ang device hanggang sa biglang naging kulay dilaw ang mata ng lalaki. Sinabihan nga niya ang dalawa na mapaparusahan sila sa mga ginawa nila. Doon nga ay tumawa ng napakalakas ang lalaki hanggang sa kusang na-detach ang device sa kanya. Nagkaroon nga ng malakas na hangin at umusok sa palibot ng lalaki at nakita nga nila na nag-transform ito bilang isang nakakatakot na tila ba mukhang halimaw. Nagsisisigaw nga silang dalawa nang makita nila ito nang bigla na lang may dalawang suitcase ang bumagsak sa sahig. Tumawa nga ng parang demonyo ang nilalang na ito habang naitatrap nga niya sila Carla at Alex sa loob ng suitcase na yon. At matapos nga nun ay nakita natin si Justin na nasa isang hospital at meron nga siyang head injury at bali sa braso niya. Nakita niya ang isang bulaklak sa tabi niya at nakasulat nga doon na kung sakaling mga ilangan man siya ng kahit na ano ay isipin lang niya siya at siguradong darating siya. At sa huling eksena nga ay nakita natin ang lalaking nasa suitcase na nakalabas na ngayon na bumalik na siya sa normal. Nasa airport nga siya dala ang napakaraming suitcase at babalik na nga siya sa Istanbul. Sinabi niya na ingatan nilang mabuti ang mga suitcase niya. At napangiti na nga lang siya nang marinig niya sila Carla at Alex na sumisigaw para humingi ng tulong habang nasa loob sila ng suitcase. At doon na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.